Hello! Welcome back to my channel. This is Mommy E. Ngayon po, ako po ay magbibigay ng reaction dito sa sikat na sikat na viral na talent ng SY, si Mariano. Ayan, shout out doon sa aking kaibigan na si Taas Takugahi dahil kung hindi sa kanyang mga video ay hindi ako may introduce dito kay Mariano. Ayan, ako'y aliw naman dito sa mga batang ito. Meron pong akong nakitang palabas si Mariano na gusto kong magbigay ng reaction. Ito po, samahan niyo po ako. So, ayan po si Mariano at saka si Cindy. At mukhang meron sila, ayan, meron silang pinapanood na sa video na to. Sa cellphone. Siguro hindi po gusto ng nanay ko na magsalita siya. Parang nakita ko ang script sa video na to. Parang inuubusan lang po siyang magsalita. Nakita ko. Parang inutusan lang po siyang magsalita. Nakita ko parang sinusunod na po. Alam ko, hindi po ganito yung nanay ko. Siguro po dahil sa kita ko, kaya nagawa niyo po ito. So, nangyayari dito? Mukhang nanonood sila ng video at mukhang ang nanay niya ang kanyang pinapanood na nagsasabi na sinasabihan sila ng tita ng kung ano-anong mga salita. Doon ako sinabi ko na nanay ko na tulungan natin. Nagbago daw po ako. Lahat po lang ng tao pinutulungan ko. Totoo po yung pinutulungan ko yung mga ibang tao. Pero, siyempre, sila pa rin yung priority ko. Hindi naman po ako lang magkaroon sa mga tumulong. Pero, alam niyo yung guys, ba't po nila ako ginaganyan? Ba't po yung sinisirahin yung pangalan ko? Ba't po, yuk, pagkanya ako sila, ba't po nila ako ginaganito? So, ayun, sinasabihan si Mariano ng kanyang nanay na nagbago na siya. At mukhang sinasabi sa kanya na maraming taong kanyang tinutulungan. Pero, parang saan papunta yung pananalita na yun? Ano? Tuloy na natin. Tuloy po sa ano? Sa mukha silang pera. Hindi ko sana sasabihin ang mukha silang pera kasi dati okay na po sila sa 200, 300, 500, 1,000 na binibigay ko sa kanila. Pero alam ko po guys, nagbago po. Simula po nung nagtrabaho ako dito, binibigyan ko sila 15,000, 30, 70. Hindi pa po sapat sa kanila. Yung kulang pa po yun, hindi sa ano pa po daw sila sa akin? Nadidisappoint daw po sila sa akin kasi but yun lang daw kung binigay ko. Nung nagbigay ko akong 70,000 sabi na sa akin. But ito yung binigay sa akin. Siyempre, kailangan isipin mo. Isipin din nila ako, siyempre. May point din ako. Kaya ako din yung yun ng mga sarili kong gamit, nakakainin ko. Siyempre, 1 month ako nagtatrabaho. Ano kakainin ko sa 1 month? Kung yung lahat ng sahod ko, ibibigay ko sa kanila, di ba? Mukhang si Mariano nagsabi na mukhang pera, no? Hindi ko lang ma-sure kung sino nagsabi ng ganon. At mukhang dito yata nagsimula ang problema sa pera. Ay nako, ano ba yan? Pera.
Doon po sa sinabi ng mama ko na gusto daw po nila na umuwi ako. Kaya po, ayaw kong umuwi ng sa amin. Every week po, magkita po yung mga anak, nakasawa po yung mga kamay. May panghingi sa kanya every time po na umuwi siya sa kanya. Ganun po yung nangyayari. Siyempre ako, di mo naman yung maalok. Sa ako, okay. Sobrang bait po. Ayun ang puso ng pamilya ni Mariano na ito siya. Pero si Mariano ay reluctant. Ano. Maraming ganito nangyayari sa mga pamilya. Yung mga napiyayaan, mga naging OFW o kaya swinerte, nagkaroon ng magandang hanap buhay. Ayan, ang problema po sa pamilya, nagkakaroon ng feeling of entitlement. Yung bang karapatan, pinipilit nilang karapatan nila. ang karapatan nila bilang kamag-anak, bilang nanay, bilang tatay, bilang kapatid, na maging bahagi doon sa kita. Ayan po, ituloy na natin. Ayun po guys, doon po sa bibigyan ko doon sa lang bahay. Opo, may yung bahay ko dito, hindi pa po siya tapos. Sa kanila po sana yun, kasi sabi ko nila sa akin, ayaw daw po nila doon. Kasi nakakatao daw po, marami daw po yung kumapatay na tao dito. Kaya, ayaw ko rin po mga salita po na kanin sa family niya. Pero napipot ako po kung paano po nilirapan sila na sa pagkakarapan. Hindi po siya lang po lang nagsibigay sa family. Sana lang po magkaroon ng contentment. Ayun lang po siguro yun. Kasi nagbibigay po si Yano every month kasi sumasahod po siya. Hindi po siya nagkulang. Siguro po yung contentment ka lang po yung una. Kasi hindi naman po pwedeng buong sahod po yung tao is mapupunta sa kanila kasi may sarili din ang kailangan at marami pa rin po siyang hinihingan. So, ayun po yung masasabi ko. Nahihirapan po yung anak nila sa pagkakataon. Hindi naman po magpapasarap. Eto, wait lang, Mariano. Ayun naman pala. Meron din naman palang bahay na hinahanda si Mariano para sa kanyang pamilya na malapit lang dun sa kanyang place of work, di ba? Ayaw naman ang pamilya niya. Mukhang talagang komplikado itong problema na to ni Mariano sa kanyang pamilya. Kasi parang ginugulo na ang kanyang anak sa kanyang trabaho. At marami na ang nadadamay na hindi na maganda ang mangyayari. Iyan po, itong kanyang nararanasan, ito po ang karaniwang nararanasan ng mga OFW. Alam mo, ito ang napaka nakakatawa na idea ng mga tao nasa paligid natin. Ngayon, sinabi ko nga, kung ang problema ay matatawag natin problema, kung merong solusyon. Ngayon na nakikita ko dito, ang makakagawa lang ng solusyon na ito ay mismong si Mariano. Hindi ko naman to sinasabi para gawin itong guide ni Mariano, kundi sabihin na natin bilang isang lola na medyo nagkaroon na ng experience sa buhay at saka medyo nakaranas na ng mga maraming problema. At awa ng Diyos naman ay nakasolve din ng madaming problema. Una, ang sinasabi dito ay nagbago na raw siya. Noong una, ang pambinibigay niya ay 20, 50, di ba mga ganun lang. Pagkatapos ngayon ay 50, 30, 70, o di ba, nagbago na nga siya dahil lumaki na ang kanyang ibinibigay. Ngayon, titingnan natin kung nasa maganda ba yung pagbabago na yon from small to big. Magmula sa maliit na halaga hanggang sa malaking halaga.
Magandang pagbabago yon sa palagay ko, no, mga nanay. Ito ang sinasabi ni Mariano, meron naman bahay siya na hinahanda doon para sa kanyang pamilya. Kaya nagtataka naman ako kung sasabihin na nagbago siya. At yung sinasabi nga niya, pamilya pa rin ang kanyang iniisip, no, kahit na nagbibigay siya sa ibang tao. Na dapat naman kasi, alam niyo po ba, na tayo ay binibiyayaan ng Panginoon para maging tayo. Ayan, daanan ng blessing. Alam mo yun? Maging conduit tayo ng blessing ng Panginoon. At hindi lang po ang pamilya ang dapat nabibigyan. Una nga, dapat ang bibigyan ng Panginoon eh. Kasi dapat nga 10% ang kinikita natin sa Panginoon yan. Yan ang unang-una na dapat nabigyan. Pangalawa na lang ang pamilya at yung sarili. Ngayon, meron pa rin dapat nabibigyan yung mga nakikita natin na nasa paligid natin na naghihikahos, yung mga ganyan. Talagang dapat yan ay talagang tinutulungan. Kasama po talaga ang pagtulong sa ating pamumuhay, lalo na kung meron tayo ng konting blessing. Now, i-consider naman po natin ang relationship ng magulang at saka anak. Ang anak po ay meron talagang duty na i-honor ang magulang. Ano? Honor, sabi ng Panginoon, honor your father and your mother. Ayun. Pero hindi naman natin masasabi na talagang obligasyon naman ng mga anak na talaga na magbigay ng sobra-sobra na katulad ng ini-expect ng ibang mga magulang dyan sa mga anak. Kung makapagbigay sa atin ang ating mga anak, ay magpasalamat na tayo at ang kapagbigay sa atin. Hindi naman tayo dapat mag-expect. Unang-una, ang mga magulang ay may responsibilidad sa mga anak na talagang itaguyod sila hanggang sila ay maging self-reliant, maging independent sila paglaki nila, at makapamuhay sila ng nag-iisa, nagsisikap at maging successful sa kanilang buhay. At habang ginagawa natin yon, ay dapat tayo ay marunong na rin tayo mag-save para tayo naman ay nagkakaroon ng ipon sa ating pagtanda at sa ating retirement. Ngayon, para naman dito sa anak, ayan, para dito kay Mariano. Ayan, pinagpala ka ngayon ng Panginoon. Nakakaluwag-luwag ka ngayon. Ang pagtulong sa mga magulang, kasama talaga yan, no? Kasama talaga yan, lalo na capable ka, no? Kaya mo naman. Pero hindi nangangahulugan yan na ipagkakaloob mo lahat-lahat. Hindi po pwede yan kasi ikaw mismo ay may sariling pangangailangan. Alalahanin mo, anak, na meron ka rin sariling pamumuhay, sariling pangangailangan, at sariling future na dapat na isaalang-alang. Bata ka pa, ngayon ay may girlfriend ka lang, pero kasama sa future mo ang pagbuo ng pamilya. Kaya kasama yan sa plano mo, kasama yan dapat sa programa mo ng iyong financial program, no? Yung pagtatabi para sa iyong future. Ngayon, yung pagtabi na yan, hindi lang basta savings, no? Matuto ka rin, anak, mag-invest, yung mga investment, no? May investment sa stocks, may investment sa mga real estate, dahil dyan talaga lumalaki ang ating mga sinasabing kapirahan, ayan, mga portfolio natin. Yung pansarili mo rin pangailangan na present, no, yung iyong kinakain, yung iyong i-maintain ng mga pangangailangan mong pananamit, hindi ba? Kailangan mo yan. Ngayon, may pangangailangan bang iyong mga kapatid? Nasa sa iyo na yan kung ikaw ay magbibigay. Nasa sa puso mo kung anong bibigay mo. Kasi, anak,
ito ang masasabi ko, ang pagbibigay dapat kusang loob, bukal sa puso. Kasi wala ring halaga ang hindi bukal sa puso na ano, na pagbibigay. Siguro ang pinakamaganda sa iyo, Mariano, ay maglaan ka na lang talaga ng budget para sa iyong pamilya. Budget na kaya mong ibigay, at yung budget na kaya mong ibigay ay hindi nangangahulugan yun na talagang maiko-cover yun ng buong pamilya mo, yung kanilang expenses, yung kanilang monthly expenses. Kasi ano ba naman, wala bang self-actualization ang mga ibang pamilya mo? Aasa na lang ba? Kasi alam mo anak, ang bawat tao merong need na self-actualization. Gusto natin na yung atin din mga potential ay magkaroon ng fulfillment. Ayan. Kaya ang bawat isa sa atin ay kailangan talagang maghanap buhay, maging successful sa kanilang larangan. Dahil yung need na yan ang kailangan. Ngayon, kung ibibigay mo lahat ang pangangailangan ng buong pamilya mo, ay i-deprive mo sila yan sa need na yan. At gagawin mo na lang sila na laging clinging wine. Alam mo yon, mga dependent na lang. Importante, pag inilahad mo yung budget na yan, dapat ng communication. Mag-communicate ka ng maayos sa iyong pamilya. Siguro mas maganda meron kang abogadong kasama. Sino ba ang dapat mong abogadong kasama? Yung authority at may yung bang kagalang-galang para sa pamilya mo at susundin nila. Nakikita ko kasi sa iyo anak talaga, parang ano ka pa rin, mukha kang batang-bata, no? Parang kailangan mo pa talaga ng guidance din. Sana naman mag-guidance ka nitong aking sinasabi. Salamat, salamat. Yan, oh. Pagpalain ka ng Panginoon. At dalangin ko sa iyo, anak, bigyan ka ng Panginoon ng wisdom, ng karunungan i-handle mo ang mga problema. At karunungan din para i-handle mo ang mga blessings na dadanasin mo. Dahil talaga marami ka pang blessings na matatanggap dahil nakikita ko mabuti ang puso mo. Pagpalain ka ng Panginoon. At kung gustuhan niyo po ang aking video, please like and subscribe. And hit the notification bell. Salamat po. Thank you for watching.